minamahal kong kabataan, sa araw na ito at sa oras na ito, pagninilayan natin ang Diyos na nakapako sa krus. At sabi sa banal na kasulatan, they will look at Him whom they have pierced. Noong nagkaroon ng problema ang mga Israelita sa ilang, sapagkat isa-isa silang namamatay dahil sa pagkatuklaw ng ahas, the Lord gave them the remedy. Look at the bronze serpent. Put it up. Look up. And then you will be healed. Itong mga nakaraang linggo, takot, pangamba, baka tayo mahawa, o baka tayo manghawa, baka tayo lumubha, baka tayo mamatay dahil sa coronavirus. Ano ang sagot ng Panginoon? Look up. Look up to me. Ang lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon ay alam ko. At ang lunas, ang sagot sa lahat ng inyong karamdaman ay galing sa aking kalooban. So, as we worry about coronavirus, what lies ahead, look up and say to the Lord, Lord, have mercy on your people. Lord, heal our land. Pero sa pagtanggap natin sa katotohanang wala tayong magawa tungkol sa coronavirus, pagkatapos nating mag-look up, ay tingnan natin ang ating katabi. Tingnan natin ang ating kapwa-tao. Sapagkat ang ating kapwa-tao ay larawan ni Jesus. And I hope when you look at one another, you will be able to say, thank you, Lord, for this brother, for this sister, sapagkat siya ay larawan na hindi ako nag-iisa, mayroon pa rin akong kasama dito sa mundo. Ang katabi natin ay hindi banta. Ang katabi natin ay hindi pasanin. Ang katabi natin ay kapatid. He or she will never be heavy because he is my brother, she is my sister. Pero pagkatapos ng look up at pagkatapos ng look around, ay siguro kailangan din ng panahon na look inside. Tingnan natin ang ating kalooban sapagkat yung kung sino ka kapag wala nang nakakakita, yung kung sino ka kapag wala nang nakatingin o wala nang nagmamatsyag, wala nang nagbabantay, that is who you really are. The man on the cross invites us to confront the truth. What is the truth? That I am a sinner. What is the truth? That I am a sinner, but I am loved. Ang ating Panginoong nakapako sa krus ay parang salamin. Tingnan mo siya, hanapin mo ang iyong sarili. Nasa mukha ba niya? Nasa kamay ba niya? Nasa dibdib? Nasa sugat niya? Nasa paa niya? Nasaan ka sa katawan ni Jesus? Nasaan ka sa mga sugat ni Jesus? Where are you? Find yourself there. Because the answer to the question will reveal the truth of who you are, and it is going to help you for the next days. Look up and look at the man on the cross. And let that gesture of looking up lead you to humility. I am helpless. Wala akong magawa. Di ko mapigil ang kamatayan. Di ko mapigil ang sakit. Look around and see in one another a blessing, a gift, a reason for giving thanks. But last of all, look inside. Look inside your heart as you look at the man on the cross. And look at the man on the cross and say, where am I here? You are here. Look for yourself. Because when you find yourself in the wounds of the Lord, you'll find the peace that you're looking for.
Can you look up with humility? Can you look around with gratitude and love? Can you look inside with sincerity and with truth? We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross, you have redeemed the world. Lord, show me who I really am. Amen.